Yo, what's up mga lods? Today this day ay ituturo ko sa inyo kung paano natin mapapatagal na malowbat yung ating mga smartphone. So, hindi na natin ito patatagalin mga lods at ituturo ko na kaagad sa inyo. Ang gagawin lang natin ay pumunta tayo sa settings at hanapin natin yung battery. Dahil may gagalawin tayo dun mga lods. So, kung meron kayong ganito itong blue sa taas, itong save power. So, kapag may lumabas dyan na issue is, i-click nyo lang yung start. Itong save power. At, kung sana yan siyang kikilos na alisin yung issue. So, kapag may lalabas na nadan, okay na yan siya. At dito naman sa power saving mode, i-on lang natin yan siya at isagad natin siya dun sa pinakasagad niya, which is 75%. So kapag 75% ay kusa na yan siyang magpa-power saving mode. So dito naman sa power server option, kapag naka realme kayo is meron talaga nito itong power server options. Ewan ko sa ibang brand, baka meron kayo. I-on nyo lang itong sleep standby optimization. Dahil napapalo niya yung mga apps na nasa background ng ating mga smartphone. Kapag tayo ay natutulog na or hindi natin siya pinower off habang tayo ay himbing na natutulog. Naks. Ay, nakalimutan kong i-on. Ayan. I-on natin yan mga lods. At sa performance mode naman, kapag piliin nyo lang dito itong no performance improvement para mapahaba natin yung battery life natin. Kapag naka smart performance mode is ini-improve niya yung ano natin. Kapag ano man yung kung ano man ginamit nating app or game. Kaya nga siya tinawag na smart performance mode. Okay rin siya pero mas prefer ako dito sa no performance mode. No performance improvement dahil wala siyang idinadagdag na makakapagbawas sa battery life natin. At ito namang app quick freeze. At kapag meron kayong ganitong feature, i-click nyo lang itong app quick freeze. At ayan, i-on nyo lahat ng yan mga lods na available na apps na nandito. I-turn on nyo lang lahat na yan. So ito, turn on natin yan. At sa screen battery optimization, kapag meron kayo na ganitong feature, so piliin nyo lang itong super power saving mode. Dahil lower lang yung ipinapakita niyang display effect. So ayan mga lods. At meron pang isa para mawala yung mga background running apps, yung mga hindi natin nakikita na nagro-run siya sa background ng ating smartphone habang ito ay naka-open. So, ang app na gagamitin natin mga lods ay itong Kill Apps. So, makikita na, madadownload natin siya sa Play Store. I-search lang natin dito, Kill Apps. At ito siya mga lods. Ito. Kill apps, close all apps running. So, open natin. At ito yung pinaka-home screen ng app. At i-click lang natin itong parang play button dito sa gilid. Ito. At ayan, mag-start na siya na mag-loading. At i-close na niya yung apps na mga naka-background running. So, napaka-useful ng app na to mga lods dahil naaalis niya nga yung mga background running apps na hindi naman natin ginagamit or hindi natin siya kailangan pero nagra-run pa rin siya sa background. So, napaka-useful i-install nyo na mga lods itong Kill Apps para hindi madaling malowbat yung inyong mga smartphone. So, yun muna sa video na ito mga lods. Sana'y nagustuhan ninyo. At kung nagustuhan nyo naman, please give me a like and subscribe.
i-subscribe nyo akong mga lods at i-click nyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko sa susunod.